Padala na ng formal na sulat ang Department of Foreign Affairs sa China para iprotestang maras na inasal ng Coast Guard nila sa Ayungin Shoal noong nakaraang linggo. Dahil sa insidente, posibleng magpulong ng Pilipinas at China sa susunod na buwan. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Nagpadala na ng note verbal ang Pilipinas sa China para iprotesta ang sinadyang pangunguyog ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nakausap niya na rin si Chinese Ambassador Wang Xilian tungkol sa nangyari, pero hindi na siya nagbigay ng detalye tungkol dito. Ang sigurado, idudulog din daw ulit ng Pilipinas direkta sa China ang issue kapag nagharap-harap sila sa parating na bilateral consultation mechanism on South China Sea sa Hulyo. Ang National Security Council naman, tumanggi na munang magkomento. Pero umaasa raw silang magiging tapat ang China sa pakikipagdialogo sa Pilipinas dahil ito naman ang matagal na nilang gusto. Bago ito, humarap si Manalo sa pagtitipon ng mga mamamahayag mula sa higit 30 bansa na inorganisa ng East-West Center dito sa Philippine International Convention Center o PICC. At ayon sa Kalihim, ang pagtalima sa Batas Pandagat ang magpapahupa sa tensyon sa West Philippine Sea. Dati pang naninindigan ng China na sila ang may karapatan sa ilang bahagi ng West Philippine Sea na pasok sa kanilang 9-dash line. Pero si Secretary Manalo, isusulong pa rin daw ang nilalaman ng 2016 arbitral award na nagdeklarang illegal ang pangangamkam ng China. No country can claim almost the entirety of the South China Sea as its territory and use such claim to justify illegal and dangerous actions in waters over which we have sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Pumalag din si Manalo sa mga kritiko na minamaliit ang posisyon ng Pilipinas sa South China Sea at binabansagan lang tayong puppet ng Amerika. Giit ng Kalihim, hindi interes ng US ang pinaglalaban ng Pilipinas, kundi ang ating karapatan at soberanya. This reductionist view muddles our understanding of the complex situation on the ground or the sea and detracts from the real crux of the issue. Sa panig naman ng Amerika, tiniyak ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na suportado nila ang posisyon ng Pilipinas. Nakiusap din sila sa China na tantana ng panggigipit sa mga barko ng Pilipinas. As we heard Secretary Manalo said, the Philippines has an agenda that stands on its own. As our partner, we support that. They are not a pawn in a great power game, but it is certainly in our interest to ensure that bullying behavior does not go unchecked. That we check that behavior not only for ourselves, but for the rest of the globe. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa kongkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.